Gusto mo mag-vlog, pero wala kang camera. Hindi mo alam kung anong dapat mong gamitin, pero alam mo yung gustong gusto mo talaga eh. Yung tipong gusto mong i-document yung mga pangyayari sa buhay mo, sa school, or sa trabaho. Or i-document yung sale na nabili mo sa Lazada, or yung sale na nabili mo sa Shopee. Or ipakita yung pag-unbox mo ng bago mong sapatos, pag-unbox ng bago mong laruan, or ipakita yung bago mong damit, or i-document yung mga gandang lugar na napuntahan mo pero nagdadalawang isip ka kasi hindi mo talaga alam kung anong equipment yung dapat mong gamitin. Well, mga paps, pag-uusapan natin ngayon yung vlogging equipment na ginagamit ko. At kung bago ka lang nanonood sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Johns. At meron pala akong konting pabor lang sa inyo ah. Pakitulungan naman ako mag-grow tong channel ko by giving this video a thumbs up, share mo na din, at wag mong kakalimutan i-click yung subscribe button at yung bell notification para updated ka sa mga susunod kong video. Alam nyo, sa totoo lang mga paps, hindi naman talaga natin kailangan magkaroon ng mamahaling na setup agad-agad. Smartphone lang pwede na. Alam nyo bang maraming YouTubers or maraming sikat na YouTubers ngayon na nagsimula lang gamit ang smartphone? So, best example dito si Paolo Tomenes. Nagsimula siyang mag-vlog gamit yung smartphone niya. Ngayon, sobrang successful na nitong tao na to. Ito yung example na hindi talaga hadlang kung smartphone lang yung gagamitin mo sa pagpa-vlog. Ang pinaka-importante kasi dito, mga paps, is yung content or yung information na matututunan ng mga viewers mo. Ikaw ba, paps, ha? Tatanungin kita. Gugustuhin mo bang manood ng magandang quality ng video pero walang content, wala kang matutunan, or manood ng poor quality ng video pero may laman, may content, meron kang matututunan? So eto na mga paps, ipapakita ko na sa inyo yung vlogging equipment ko, ha? So walang halong pang-etchos dito, ha? Alam nyo naman, hindi tayo 80 dito. So katulad ngayon, yung smartphone na Vivo V7 pa rin yung gamit ko hanggang ngayon. So yung unang-unang basic na pinakakailangan nyo smartphone. So marami nang nagbebenta sa market ngayon na mga full HD na cellphone or smartphone, ha? So yun, pwedeng-pwede na kayong magsimulang mag-vlog. So katulad niya, no? O ayan. So, kamusta mga paps? Kamusta YouTube? Ako nga po pala si Johns. And for today's vlog, we will have another unboxing. Charot! Hindi tayo mag-unboxing ngayon mga paps. Vlogging equipment yung nire-review natin. Ito okay na to, ha? Pero syempre mga paps, nakakapagod naman kung buong araw sa pagbablog mo hahawakan mo lang yung smartphone mo. Hindi, syempre, mangangalay ka naman dyan. So, minsan, pwede pang mag-share yung video nyo, diba? So, ang pangit yon. So, ano yung ginagamit ko na solusyon para hindi maging shaky yung mga video ko? So, or para hindi ako mangalay. So, una, kailangan mo ng tripod. So, itong tripod na to, murang-mura to, ha? So maraming nagbebenta nito, ha, sa mga bentahan ng accessories ng phone sa Divisoria. Marami nito. Ito kasi mga paps, nabiven or nababaluktot yung mga paa niya. So pwede mo nga siyang isabit siya sa leeg mo. So ayan, sabit mo siya, ha. O pag nasabit mo na, mag-plug ka na. O diba? Panis. Ang kinagandahan nito mga paps, ayun nga, so bukod sa nabivento, so pwede niyong isabit to kung saan-saan. Meron pa tong rotating ball. Ayan. So, meron pang rotating ball. Yan. Isa pa sa mga ginagamit ko, mga paps. Ito medyo
Mahal to ha. Medyo mahal to. Nasa 1,000 plus to. Ito yung Benro BK15. Meron siyang kasamang remote control. So, selfie stick to. Slash tripod. Actually, nireview ko na to sa previous vlogs ko. So, i-check nyo na lang. So, ililink ko lang yung description down below para makita nyo yung video na yon. So, ito pa yung isa sa mga kailangan nyo, mga paps. Kailangan nyo na smartphone holder. So, alam nyo naman, mumurahin lang yung kasamang smartphone holder ng nabibili nating mga tripod tulad nito. Mumurahin lang to. Sa Benro BK15, ito, mumurahin lang to. Nakakatakot siyang gamitin, lalo na kung magbablog kayo sa labas. So, kailangan nyo ng medyo maganda-gandang smartphone holder na kaya niyang i-hold yung mga phone nyo ng pangmatagalan. Yung tipong hindi siya mahuhulog basta-basta. So, ito, Ulanzi. Sa Shopee ko lang din to nabili sa One Gadget. Nasa 300 plus lang to. Ang kinagandahan kasi nito mga paps ay meron tong screw. Hindi siya basta-basta mahuhulog. At meron siyang gold shoe mount kung saan pwede nyong ilagay yung microphone or yung mga pailaw or lighting na ginagamit natin sa pagbablog. Microphone. Kasi alam nyo naman, yung internal microphone ng mga smartphone ay hindi ganun kalakas or hindi ganun kaganda. So, syempre, sa pagbablog, kailangan nyo ng magandang audio quality. So, pansinin nyo, diba? Yung mga nauna kong mga vlogs, diba? Ang hina nung sound quality. So, yun yung mga comments sa akin na okay sana, kaya lang mahina, hindi marinig. So, syempre, kailangan nyo ng magandang audio quality. So, meron akong marirecommend sa inyo. Ito, sobrang mura na ito. Boya BY-MM1. So, nasa 1,090 pesos lang to. Sa Shopee din, sa One Gadget. So, ito. Ang kinagandahan nito, plug and play to, ha. Hindi kailangan nito ng battery, ha. So, plug and play to. So, meron siyang kasamang anti-shock mount. Meron siyang kasamang ganyan. At meron siyang kasamang dead cat, ito, para siyang windshield. So, napoprotektahan niya yung mga hangin na pumapasok, lalo na kung sa labas ka nagbablog. Tapos, meron siyang kasamang cord. So, yung tatlong guhit, para yan sa smartphone nyo. Tapos, itong dalawang guhit, para yan dito. So, itry natin i-set up to, mga paps. Tingnan natin kung anong itsura. So, ito na mga paps. I-assemble na natin. So, tingnan natin kung anong itsura niya. So, kabit muna natin to. So, yan. So, eto na mga paps, oh. O, diba? Meron ka ng vlogging setup na mumurahin. 1,000 plus or 1,090. Yung smartphone holder, nasa 300. Eto, nasa 300 lang din to. So, magkano na yun, ha? Nasa 1,600. So, meron ka ng magandang vlogging setup kahit pa paano. Eto naman yung Benro BK15. So, eto nga, sabi ko nga sa inyo, selfie stick to. So, pwede kang mag-vlog hanggang ganyan. At kinagandahan nito, tripod na rin to. So, yun. Pwede rin naman tripod yung kanina. So, ayan. So, yan. Ito naman, medyo mahal naman to. Kaya lang, ang kinagandahan lang nito, mga paps, ito, matibay na klase to. Gusto ko sana nung Joby. Kaya lang, ang mahal nun eh. Ito, syempre, nasa 1,000 plus to. 1,000 plus, 300 plus, o 1,090. So, mga gagastos ka siguro ng mga 2,000 or more. Kung gusto mo ng medyo maganda-ganda naman. Ito yung mga vlogging setup na ginagamit ko. So, pwedeng ito, kung
gusto mong magtipid-tipid or pwedeng ito. So hanggang dito na lang tayo mga paps. So sa mga nagpaplano or nagbabalak dyan mag-vlog, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Simulan mo na. So kahit smartphone, laban na yan. Pwedeng-pwede na yan. So ang kailangan mo lang is gumawa ng magandang quality content at syempre, kapal ng muka. And always remember na patience is a skill. Hindi lahat ng bagay ay ibibigay sa inyo ng madali. So minsan, kailangan nyo din tong paghirapan. Basta wag na wag kayong makakalimot na manalig sa kanya dahil siya ang bahala sa atin. At kung nagustuhan mo tong video na to, syempre bigyan mo naman ako ng isang matinding like, comment down below at i-share mo na din. At wag mong kakalimutan i-click yung subscribe button at yung bell notification para updated ka sa mga susunod kong video. So hanggang sa susunod mga paps, so stay safe, stay blessed, have a great one, and Jesus loves you always.